Okay, it's a Wednesday evening po dito sa Manila, and we're starting with our Power Think of August, the first episode. Andiyan na po si Kaana and si Kaado with us. Si Kaana has been very busy posting and following this Taiwan issue and developments. And si Kaado pala, nagkaroon ng meeting with Clarita Carlos, which we'll ask him to tell us a bit about. But let's go to Kaana first. Kaana, anong latest ba? Nandiyan pa sa Taipei si Pelosi? I think Pelosi is about to depart from Taipei, no? Anytime soon. Oh. So isang araw lang siya doon? Overnight? Isang one day, that's overnight. Kasi kahapon siya dumating ng 10:30. So natulog siya doon. Tapos kinabukasan. Tapos ngayon, lalayas na siya. Mabuti naman. And, she's causing a lot of problem. Well, it's all for her re-election sa kanyang yes, it's for the midterm election. Oh. This November. And that's unfortunate kasi yung politika, domestic politics ng isang superpower hinahatak ang buong mundo sa kanyang mga campaign gimmicks and tactics. And si Jamin Meiji, you know, merong message naman sa akin. Sabi niya, tuwan-tuwa daw yung mga anti-China kasi matamlay daw, mahina daw ang response ng China dito sa provokasyon na ginawa ni Pelosi at ng Estados Unidos. Sabi ko, hindi pa nila alam yung buong katotohanan dyan, ang buong larawan, which we will discuss a little later. No? Yun nga ang ano eh, yun nga, mayroon pa nga akong isang kaibigan ko sa Facebook din, inano ko, sinabihan ko na to exercise restraint, not to trigger a third world war is not a weakness. Actually, the strength. Yeah. It is a strength, no? Eh, hindi naman irresponsible ang China like the US eh. That's right. At akala nyo ba maganda ang Third World War? Unang-unang tatamaan is Pilipinas. Pag nagkaroon ng military confrontation dyan sa Taiwan Strait. So huwag tayong mag-wish ng something na we don't want. Yeah, may magandang article si Steinbach with a very very good depiction, a map that depicted what would happen kung magkagera on over the Taiwan Straits. We all have it on our 27 images po tayo ngayon, napakarami, para very thorough background on two main issues, the Ramos record and of course itong Taiwan issue. Kaado, ikaw naman, anong good news sa inyong usapan ni Clarita Carlos? Well, we mapped out the Tanggulan Demokrasya perspectives on charter change as part of the political reforms. And we have been trying to put this on a crowdsourcing since 2018. So this is a four-year research work. And which we have organized into a 10 pages lang na constitution. And we discuss the different key issues, and we had some sidelights on national security matters, and nag-adjust pa rin si ma'am sa position niya. At mukhang still in transition the whole organization. Wala pang masyadong sabi nga niya ito pa ang trabaho ng NSA, napakalawak dahil I literally have to work with each of the members of the cabinet virtually. So iniisa-isa pa niya yung mga ganyan at wala pang bold strokes, ika nga. Yeah. But she was very warm and I was surprised that she knows a lot about me, basically from Facebook, because we have been Facebook friends for a long time. Ako naman was humbled because I wouldn't, hindi ko iniisip na
a person of her stature would be reading my post. It's very humbling. Okay. And By the way, I was with Dindo Donato of Tanggol at Demokrasya and Malu Tikia, no? Of Publicus. Kami tatlo gumawa ng presentation. Mm-hmm. Okay. And let me see. Kaana, when are you going to see, are you still going to see Madam Clarita Carlos before you leave for Beijing? Yeah, she's I am not interested, sure. Anna. Anong, hindi ko masagot yung mga tanong niya. Tanong niya ko, ano yung university? Sabi ko, mukhang hindi pa ho final eh. Tatlong universities ho yung nag-aagawan para kay Anna Malindugoy. Oh, hindi ko pa siya nakakausap eh. Si ma'am, titignan ko kung before ako umalis, makadrop ba ako sa office niya po. Oh, so mukhang settled down na kasi si Madam Clarita Carlos. The firestorm seems to have subsided. Mukhang nasa California na lang yung firestorm, no? Dahil sa heatwave doon sa Estados Unidos. Mukhang dito sa NSC, medyo kumakalma na ng konti. But we will have to wait and see. The champion tagatuligsa ng bagong NSC, si Lorraine Badoy, seems to be cooling off in New York, di ba? Oh. I think Lorraine is already back in the country. You see? Well. I think so. Maganda naman yung mga posts niya about yung tour nila sa New York. Well, let's read out some of our early birds. Brian Pineda ba? Ano? Jolito Argelles. Let me see. Dito ito sa Facebook. Facebook ito. Risa Abisamis Sumawang. It's very early. I know Brian Pineda, Jerome Pineda, and let me see who else. And dito naman sa YouTube, sila Danny Dumaan, Ado, at Madam Ana. Sabi dito, nasaan yung pangalan nito? Parang hindi ko makita yung pangalan. Anyway, watching from Hong Kong daw siya. Mamaya makita natin yung pangalan. Parwan Valenciuniga, good evening. Mga kabansa, Carlos Jo Marlim, Wonder Woman. Good evening at Joshua. Si Joshua talaga ang may tatlong kisses. And Danny Dumaan, good evening. Follower from Qatar, Annalie Valerio, good evening daw. Kavlog with JAT, Jonah Ferenas, puro bumabati ng good evening. Marian Shoko, sabi ni Wonder Woman, kanina pa ako naghihintay, sabi niya. Nenita Arago, hello, I'm the first to like. Ah, yes, thank you. Pinay Paparazzi, and support GTNR by letting friends and family answer this. Ito po, may survey po dito, nila ka Joshua, nila ka Anna. If you can help this survey so we will understand better the consumer perspective ng Filipino sa China. Okay, I have a first question kasi last Sunday sa ating RP1, may importanteng tanong na ni-raise nitong, kaya doon sa ating agenda nito, ito, flashback question, no? Si Irne STDQ, anyway, hindi real name siguro, kasi may tanong siya. Sabi niya, tanong lang po, kanino po ba itong GTNR, sino po ba ang owner? Well, I don't know whether we can say there is any owner, no? Kasi itong GTNR, well, we started it doon sa Talk News TV, sa Golden Nation Network na ang tawag ngayon. That's dating Global News Network. Ine-air po ito sa isang satellite cable network na hindi pa malakas sa Manila pero malakas po sa buong Pilipinas, lalo-lalo sa probinsya, sa Mindanao, Visayas, Bicol, Baguio, and so on. Ano? Ito ay may, actually, ang sabi sa atin is at least 1 million, possibly 2 million subscribers. Ano? Dahil meron po silang
cable subscription na 99 pesos a month lang po. 99 pesos. Kaya maraming marami pong nanonood pero hindi kasing active in the term in terms of interactivity sa Facebook o sa YouTube. Pero meron tayong mga programa na umaabot na ng 1,000,000 kundi milyon na viewers tulad ng ating interview kay Jaisel Kiram noong 2014 pa ata, no, 2015 hanggang ngayon meron pang mga reactions. That was 8 years ago. Yung ating interviews with General Victor Corpus, ano, and the late Ambassador Chito Santa Romana. And then when the COVID-19 came, and of course, Kaado. Then we teamed up with Kaado, I think in 2017, dun sa radyo. May maestro nga siya, Monday to Friday. Pero dinagdag namin yung joint na effort namin, maestro and RP1, ano, yung sa Linggo na ngayon ay 8 to 10 a.m. And then when COVID came, we started this Power Things. Ano? Kasi nga, hindi na makapunta sa radio station and so on. Now, ownership. Well, number one, we don't need really much funds because we don't pay doon sa GNN, we don't pay sa RP1 before, ano? And we will never pay for airtime because we just want to be able to air the truth and we do not want to be asking for handouts from Politico, from this and that, and so on. We do raise funds for some of the needs. Kasi, halimbawa, ang Zoom natin, we're paying 800 pesos a month. Ano? And of course, we have some allowance for our technical people, and so on. Ano? Pero hindi po yun malaki. Hindi po yung daan-daan libo na linggo-linggo na binabayad yung iba sa airtime. Ano? At hindi po tayo kumikita tulad ng isang magkakapatid na Tanyag ang pangalan pero maraming mga napapasukang mga projects to raise funds too na malalaki. No? So that is our status. And it's only fair that everybody knows ano, where we are from, where we're coming from, at what about the other radio stations, networks, block timers, and so on. How do they pay for their time? We don't pay for our time. Kaya po lagi na kami nandun. Yes? Ano tayo, independent production basis. Oh, independent talaga. Tatlo kasi klase yan eh, organic, independent producers, and block timers. Hindi po kami block timers, hindi rin kami organic. Yes. We do broadcast pro bono. Wala po kami bayad, pero hindi rin kami nagbabayad ng airtime. So yun po yung exchange deal. Yan ganyan din po si Ana, ano, refuses to take pay from anybody. Ano, and of course tayo, Kaado, and everybody who else who joins us. So that is where we're coming from. Kung minsan nababatikos natin yung ibang mga broadcasters, columnistas, and so on because they do make a lot of money from that. Nung Linggo, merong isang umalis dahil nga hindi niya nagustuhan yung aking mga sinalaysay tungkol kay Mike Abe. Pero from what I hear, he has quite a lavish lifestyle. That has to come from somewhere. Yung mga sila, Tunying naman po, ano, yun po ay na-build up ang kanilang pangalan, ang kanilang presence. Of course, magagaling din sila mang akit at mang paliwanag. Ano? Magagaling talaga sila. Ano? Pero may pinanggalingan din yung simula from ABS-CBN, if I'm not mistaken. And that is a very, very big edge. Ano? And yan po, sumasweldo ng 100,000 buwan-buwan. Ano? Pero yung kanilang institusyon, ABS-CBN, I don't know if you move to other stations later, networks, no? Pero yan po, yung ABS-CBN, yan po ay was built up from oligarchs, I can only say, exploitation ano, of the industries in our society that should be in the hands of the state. Ano. And puro political accommodations with the superpower that allowed the Lopez family first to become sugar barons. Ano. And the Lopez family also was into gambling sa Iloilo. These are all in the books, the cacophony of families or something like that. I don't
exactly remember this. Maybe I'll try to get some donations of that book and also include it in a raffle, because importanteng maunawaan ng ating mga kasama dito sa mga diskusyon natin yung ugat ng yaman ng mga super na mayayaman na dalawa, tatlo, apat na henerasyon ng mayaman at patuloy na nagko-control ng politiko. Dahil yun po ang tinatawag nating oligarchic families. Ano? At nagkakakantsaba sila, nag-aaway din sila, nagko-competition din sila. May mananalo, may matatalo. Ano? Tapos magkakaareglo after one or two generations, masaya na naman sila. Pero ang ating palahon lang ni Marcos, talagang binasag niya ang ilang mga oligarchic families. Binasag niya ang Lopez. Kanyang nirendahan ng mga Ayalas. Inilagay niya sa ilalim ng kontrol niya ang mga Ayalas. Ano? So ganyan ang laro ng politika natin. Importanteng maunawaan niya. Dahil ako, ang personal na advocacy ko, yung pinaglalaban ko ay sosyalismo. Na ang sistema natin ay hindi para sa ilang mayayaman lang, kundi para sa lahat. Tulad ng China, Vietnam, kahit Singapore, sosyalista po yan. But anyway, that's just a brief. Kung may duda si Ernest SQ, that is my answer to you. I will repeat this on Sunday because I want people to know where we are coming from. Okay, Julie Marano again. Yeah, ganito lang kasimple. Address ko din yan. Ganito lang kasimple. We're not being paid for what we do. Okay, that's simple. Not even a cent. This is public service. Yes, so very short that... Very clear statement from Kaana. Okay, si Julie Merano, 50 Hong Kong dollars na naman. That's a donation. That's a donation, ano? And it goes to our operation, and sometimes it goes to our what we share with the poor. Meron kasing nagte-text sa atin humihingi ng tulong. Sometimes it goes to our mailing for our communication sa inyong mga sa ating ibang mga kasama and so on. Okay, sabi ni Lawrence Halpin, Adsum, present, ibig sabihin nun na alam ko na ngayon. Jesus Bituin, good evening, watching from Guam, all the way from Guam. Vidal III, Mata, good evening from Caloocan, sabi niya. Pinay Paparazzi, okay. Nanita Arago, hello po. I'm the first to like. Nabasa na natin yan. Marian Shoko, nabasa ko na ba? Okay. And Lawrence Halpin, of course, Parwan Villasunega. Magaling din po kayo, Kamentong. Thank you very much. All of us here together, including all of you. Magagaling po kayo dahil kayo ay bukas ang isip dito sa mga seryosong mga usapan. Kasi kanina, pinag-usapan namin ni Ka Joshua, ano ang mga dahilan at ang mga topics na nagpapapopular sa ilang mga, sobrang popular, no? Daan-daan talaga ang nagsusubaybay na sisindak ako. Sabi ni Joshua, yung karamihan ng mga yan, sumasakay sa issue talagang mainit. Hindi tulad natin, nagpapaliwanag tayo ng mga issue na talagang importante. Ano, walang chismis, walang mga cinema, mga ano. So, and so, yun naman ang pakay natin, yun ang layunin natin. Makamulat talaga sa mga totoo at mga seryosong issues. And sabi ni Pinay Paparazzi, sino kaya yung magkakapatid that commentong is alluding to? Better I do not mention them. Anyway, let me see. Hi po, sabi nito, bumabati naman kay Pinay Paparazzi. Astro Ayumi Swilan, kailangan ng China na China i-dump ang US dollar para maturan ba ng leksyon ang Amerika? Well, that's going on right now. We'll try to tackle that a little later. And nagkumpara po kay ano, FM laban kay Ramos, Lawrence Alpin. Kumulo ang dugo ko sa FB. May nagkumpara kay FM laban kay Ramos. The nerve of him. Well, we'll talk about that, about Ramos later on. Kasi pinangako ko ang sarili ko, palilipasin ko ng isang linggo bago ako magtalakay, tayo magtalakay ng tungkol kay Ramos. In deference to those who were expressing condolences and sympathies to Ramos. Jude Chaneth, PH. Good evening po, Kamentong, Kaado, Kaano, Joshua. Team replay po ako ngayon. Balik po, Mamiya. Okay. And Julie Merano, that's why hit the like and share button, sabi ni Julie Merano. Okay, Ador Sarmiento is with us. Magandang gabi daw. Argus Troy. Good evening to everybody here.
Happy listening, everyone. Okay, greetings from Saudi Arabia, Vincent and Hendrix. No? Tanong ko lang po, bakit takot po ang China kay Pelosi na makapunta po? Hindi po tungkol sa takot yan, tungkol sa pag-iingat, pero may mensahe po. We will talk about that. Matindi ang mga mensahe in action na ginawa ng China. We will explain that later on. Okay, kasi tulad ng sinabi ni Kaana kanina, umiiwas din sa lantarang gera ano ang China. Pero nagpapaabot ng malino na malino ng mensahe sa Estados Unidos. At saka, to defeat an enemy, sometimes you don't need to use force. That yes. Yes, and by the way, may prinsipyo sometimes si Sun Tzu. You don't need to use force to defeat an enemy when you're already has the upper hand. Actually. Yeah. Well, ang pinakamahalagang mensahe mula kay Sun Tzu, ano, yun po yung Chinese military general how many centuries ago na sabi, the best victory is to fight a war without to win a war without fighting. Mm. Ano? Yun. Manalo ka sa gera na hindi ka lumaban. Paano mangyayari yan? We will discuss it later on too. Janeline Castillote, I hope I pronounce it correctly, para po talagang nananadya ang US. Nananadya talaga ang US. No? Oo, yeah. Talaga. Ano yan? Tawag ito. Kadya talaga. Okay. Nananadya talaga. Ana the stories with us, Kimura Divina Dolores. Ano? Good evening, parehong mga bati. Ano? And let me see, may dagdag pa dito. Okay, and Merado, again, the Russian characters here, I cannot pronounce. Good evening po sa inyo lahat dyan sa studio. Sunod na maging Ukraine ang Taiwan, watching from Moscow, Russia. I am very familiar with this name but hindi ko lang ma-pronounce. I have to learn it later on. And sabi ni Julie Merano, big hello, Pinay paparazzi. Mukhang magkabarkada sila across the seas. Ha? Okay, Wonder Woman, worth ang pag-subscribe dito. Maraming matutuhan at malalaman at na makabulhuan. Parang nasa school tayo. Kami rin araw-araw nasa school, kaya araw-araw nababasa po, nag-aaral din tayo. Kaya si Kaana tutungo ng Beijing. Anong apat na taon ba yan, Kaana? Oh, yes po. Apat na taon. Pero pabalik-balik po si Kaana at kasama natin sa Zoom in some of our shows. Ano? Okay. You have to forgive me for the first topic kasi nga itong si Bong Navarro, the last lumalabas sa Facebook, nagtataka ako, ano bang political connection ito? Is it political? Anyway, itong huling balita nga si Bong Navarro, pinakakasuhan ng rape ng Court of Appeals. Sabi ni Kaana, oh yes. Ano yung oh yes? Hindi ko maintindihan eh. Ah, hindi ako nag oh yes. Sabi, may post ako dyan. Sabi ko OMG. Ah, OMG. Kasi before, hindi ganon. Parang nabaliktad ata ang decision. Kasi sa DOJ ata hindi ganon eh. Parang okay na eh. Nakawala na si Bong. But ngayon, na baliktad ata ang decision ng Court of Appeals. So, pinapakasuhan siya. At medyo ano din yung kaso na isasampa sa kanya about rape, lasciviousness. Yes, ano. Yeah. Actually, meron akong headline dito. Hindi ko na nasama kasi later research na to. From July 28, 2018, Inquirer Net, ano, Taguig Court convicts Denise Cornejo and Cedric Lee for grave coercion. Mukhang napihit at na-turn around yung kaso laban naman kay Bong Navarro. Mukhang itong si Cedric Lee is related, you know, parang asawa ni Denise Cornejo. Tapos itong si Denise parang naimbita si Navarro at nagkaroon ng pangyayari at kinasuhan ni Denise Cornejo naman ng rape. Pero binugbog naman itong si Bong Navarro at sabi niya, wala naman nangyari, kinakasuhan lang siya nitong mag-asawa to extort from him. Well, I don't know the real facts. Ngayon ko lang finocus dito, but there were some posts na sinasabi si Bong Navarro ay BBM. Ano? But I don't know how serious that is. Baka sa audience natin, merong nakaka-intindi nitong mga pangyayari dito.
Magaling ang lawyer ngayon ni Denise, si ay kung hindi ako nagkakamali, si yes, Attorney Topacio. Ah, Attorney Topacio. Okay. Ako hindi ako nagkakamali, ah. I am not sure, pero yeah, yun natin alam ko eh. Pero magaling yan kung si Attorney Topacio. Okay. That's small but terrible, Attorney Topacio. Okay. Yes, magaling yan. Let's move on, ano? Ito naman yung tungkol sa Made in Malacañang. Yung reklamo ng Carmelite Sisters, ano bang alam mo dito? Oo nga pala. Hindi ko nga ano kasi parang si Governor Garcia ay nagsalita na I stand with the Carmelite Sisters. Ah, hindi ko okay. Ano ba yung issue? Kaado alam niyo ba to? Itong issue. Basahin ko galing kay Bosa. Nagreklamo ang Carmelite Sisters doon sa Made in Malacañang dahil nga na-portray na nagmamadyong itong si Cory Aquino. At may mga Carmelite Sisters na nandoon sa eksena. Ano? And nagreklamo ko ngayon ng Carmelite Sisters na hindi totoo yan. Ano, hindi naman nila kasama dyan sa mga madyong-madyong ni Cory Aquino. Ano, hindi daw yung nakasutana ang mga Carmelite Sisters na hindi tama daw yung mga sutana. Ano, itong sabi ni Jason sa sila na rin ang nagsabing hindi nakasutana ng Carmelite Sisters Cebu ang mga gumanap na kalaro ng madyong ni Aling Ason. Number two, wala ni isang kataga na nagsasabing may mga madre mula sa Carmelite Sisters Cebu ang kumakarahay ng pichas sa pelikula. Number three, bakit kailangan magtanong, magpaalam sa Carmelite Sisters ng Cebu kung may gagawing pelikula tungkol sa ina ni Chris Ted or Chris Siguro Chris Aquino. May Bisaya dito, which I wanted Kaana to translate, but may I go out sandali po si Kaana. Baka yung ating listeners ma-translate ito. Pero sa tinuod lang no, dili man tinggali daugtan og naay madre ng na kahibawo muduwa og madyong oy samaraman nasa madre nga kahibalo mosayaw og TikTok nga paro-paro ambot og nga nganong nakugang man ning mga madre sa Carmelite. Did you understand that, Kaana? You have no audio. Basahin ko po, mas magandang basahin ko sige po. Sige nga. At saka sabihan kita. Sa Facebook po, di ba? Dito na lang sa images natin. Yung makita. Ito. Yeah. Hindi ko pero makita. Sa tinuod lang mo, no? Okay, sige. Sige lang. Okay, sige. Nakita mo na? Oo, nakita ko. Wait lang. Babasahin. Sabi ni Pinay Paparazzi habang nire-review mo yan, the contention po kasi about Bong Navarro rape case is that then DOJ Secretary Laila De Lima asked that his case be dropped. It was more like an order from her and not through the courts. Ayun. Yeah, nakita mo na, Kaana? Nakita ko yung post kay ano, na yung madyong. Yung pala yon yung konteksto kung bakit parang may ano, no? Okay. Si Jason saka si Bisaya. Bisaya yan, no. Kaado, ikaw na susubaybayan mo ba ito? Hindi naman masama kung ang mga madre ay marunong sumayaw, mag-TikTok or something. Okay. Yun ang ibig sabihin. Wala namang, yun lang. It's not derogatory. Oo. Yun yung sinasabi. Pero why is it? Bakit ito nagiging issue? Parang ganun ang... Yung ambot nga nung... Ambot ibig sabihin bakit nagiging nagiging issue siya or something. So ganoon ang perspective ng ambot. Ambot is sa Bisaya waray word din 'yan. Okay, and bakit nagre-react yung mga madre sa Carmelite? Nagre-react ba talaga o inog-joke lang 'yan na maggagawa ng public scene, ano? Basta ang nakita ko kanina po, parang si Governor Gwen, sabi niya, I stand with the Carmelite sister. Parang ganun. Sabi ko, bakit ano nangyayari?
kasi busy ako sa international issues, nakalimutan ko, hindi ako nakasubaybay sa local. So ito yung nakita ko, sabi ko, ano kaya nangyari? Tapos parang may nagsasabi din na parang hindi naman ata, parang hindi naman ang reference point ata yung Carmelite Sister dun sa movie. Tapos uh-oh, ang parang nagmamadjong si Cory kasama yung mga sisters no, dun sa movie. Well, ito, sa akin kasi ganito lang yun. Ano ba ang siguro ang derogatory kasi diyan, ang mga sisters kasi ang ating palaging naiisip ay sila ay walang ginagawa kundi magdasal at nasa simbahan lagi or nasa kumbento. Actually hindi naman ganun ang buhay ng mga sisters lang. Ako nung nasa Thailand ako, I was based in Thailand and I was working with humanitarian organization. Yung mga sisters na kasama ko na, well, nagdo-donate ng mga humanitarian goods. Alam mo, marunong silang kumanta, marunong silang sumayaw. At sometimes nga, nag-happy-happy pa, like umiinom ng beer. May isa akong kilala na umiinom ng beer. Pero I don't think it's bad, no? As long as they know na limits nila, isang beer. What's wrong with that, diba? So parang ganon. So hindi ko rin makita kung bakit nagiging issue siya at this time. Well, siguro dahil nagmamadjong. Ang madjong kasi sa atin, sa konteksto natin, eh parang gambling ata yan eh. Sugal-sugal yan. Nagtataya sila, nagtataya. Nagtataya. Pero di ba, may mga nagmamadjong din na parang ano lang naman eh. Ang libang lang. Pang libang lang. Kaya na oras, keeping the mind active, yung mga may matatanda. Para diba? Aktibo ang isip. Yan. Okay, let's move on. Hindi ako nagtataka si Garcia would side with the Carmelite Sisters kasi no, sa mga constituencies niya yan eh. Taga Cebu. Pero ako, hindi ako nagtataka, hindi ako nasasyak pagka mga madre na bumuntis ng pare. Oh my God. Hindi ako, I have not done that. Love life nila yan eh. Kung kayong mga pig sisters, ayaw ninyong malaman namin kung anong ginagawa nyo sa likod ng mga telon at sa likod ng mga bakong, hanggang doon na lang. Wala rin naman kami interes. Hindi rin kami nagtatanong baka meron sa inyo ng buntis ng pare o ng obispo, di ba? Katulad na umalis sa kumbento, di ba si Linda Montaire, madre niya, pag-asawa niya. Well, we respect you, we take you as you are. No? Masyado kayong kasing nakukulong dyan eh. Baka kailangan nyo ng konting fresh air. No? Yeah. Okay, ito po, sila Archie Cruz is with us. Ako'y Pinoy 2022 OI2. I don't know what that means. Good evening po. Greetings from Beijing. Yun, ako'y Pinoy. Ako'y Pinoy. 22OI2. Carlos Jomar Lim. Mas marami ang nakikinig sa kasinungalingan kaysa sa katotohanan. That's why we have to help open their minds. Sabi ni Archie Cruz, wala namang masama sa Madjong. Di rin naman na-mention na Carmelite yung mga madre. Okay. Kaya nga, bakit why are they overreacting? Meron daw nakakuha na nag-post sa Facebook ba o YouTube ng actual ata na si Cory nagmamadyong at may tatlong madre. So maybe that's why it's controversial. Renechu Aboitis. Yes, Kato. Opening today yung may din Malacanang opening today ata yan. Paano? Oh, by the way, may ticket ba yun? May ticket din ako. Pero pang ano natin, pang raffle. Marami lang ticket pang raffle for me. Malaking may sige, 30 sige. Ka, may 20 ako. Sige. Marami tayong At 2 weeks naman siya yung showing. Bumili kayo ng Coke tsaka popcorn and enjoy the movie. These are movies. So both sides are creating movies, so let's all enjoy it. Maybe someday somebody else will take another point of view and do a movie combining both stories, di ba? That would be a more accurate and complete history. Renechu Aboit, yes. Pano yung napapanood ko sa netizens, lagi ko nakikita the characters are fictitious, but the story is based on a historical fact. Oh. Oh, ano ba ibig sabihin? Oo nga. Entertainment lang yan. Mm.
Sabi ni Renecio, medyo mahaba. I'll just pick part nun instead of nuns. Self-proclaimed prophetess of Edsawan Ku, d'etat of 1986. Okay. Gwendolyn Castillote, pwede ko na po magbisaya. Sir, pwede pala si Gwendolyn Castillote. Okay, and... Ambot. Okay. So marami dito, including si Risa, sinasabi, wala naman binabanggit ng mga Carmelite sisters yun. Bakit nag-overreact? Guilty conscience siguro. Ano? Okay. Oh, meron pa nga dito ngayon, sabi ng isang sister na we were praying, not playing mahjong. Okay. Bakit ba nagiging ano siya? Oh, nga sobrang overreaction sila, so meaning may katotohanan talaga, no? Anyway, let's see. Hazel Ayas is with us already. Good evening sa lahat. Myla Adarne, good evening everyone. Jay Camigla, ang yung scenes na yan sa Times Street na sa Quezon City at hindi sa Cebu Carmelite Church, according to Direct Daryl. Oh, so that's another. Oh, tapos meron pa, Bishop calls for boycott of meat in Malacanang. A Catholic bishop in the Central Philippines, Diocese of San Car, probably in Cebu. Oh. Ay, hindi ko pa nakikita yung movie. Kung kung ano ba talaga. Well, why would that? Yun na nga. Yung ano dito sa movie na to. So if this, like for example, nanood ka, and parang nakita mo ako research muna. And then kung may nakita kang disparity, then you present it. Pero you do your own research muna before okay. Para mag-react, di ba? Okay. Parang ganun ang attitude ko kung manunood pa lang ako eh. Anyway, sabi ni Blink Blue, Berna, ganda kami po, sali po ako sa raffle ng ticket na MIM. We'll do this tonight, no? Maybe 5 winners, tigdalawa. Yes, yes. Para, para kasama ng girlfriend or asawa. Oh, asawa. So, 5 winners, isa, no? Oh, 5 winners, tapos bawat winner, 2 ticket na mapapalanunan para kasama niya yung wife niya or ang kanyang girlfriend or whoever friend. Oh, di ba? Okay. Oh, ganun. Eh, marami tayong tickets, no? May ilan ka? 2. Ako may 3 po. Eh, sobra-sobra pa. Oo, may 20 ako. Bigay sa akin, bigay. Bigay na aking friend. Sobra-sobra pa. Ano, doblehin natin. 10 ang mananalo, 2. Oo, pwede. Halos lahat manalo na. Ay, ikaw okay lang. Kasi, okay lang, di ba? Bigay naman sa atin. Hindi naman natin gastos to. Sampo ang i-raffle natin. Tigalawa ang mananalo. Mm-hmm. 10 mananalo. So kung 10 lang mag-submit ng pangalan, lahat panalo. Panalo sila. Para may excitement naman, 20 or 30 sana sumali. Para may matatalo for the next round ng raffle po natin, di ba? Oo, kasi baka mamaya mabigyan pa tayo ng ating friend, di ba? Oo. Basta ako sali nyo sa raffle, pagka mag-jong set ang ira-raffle nyo. Kasi nagmamadjong ako. Madjong is one of my favorite pastimes. Oh. I don't consider it gambling. Oh, si Myla Adana sa sali din, si Hazel Ayes, and so on. Alam po ninyo, totoo yung sinasabi ni Ato. I wish I could take mahjong seriously, but it just takes so much time. Pero sa totoo lang, imememorya mo ang mga pitsa, strategy. Ikakamada mo, iisipin mo yung kalaban mo, anong mga hawak nila. Ano? Si Mauro tumatawag, but I'm on radio niya. Mauro, I'll call you later. Ayun, nasagot natin. Okay, let's move on. Serious matters naman ngayon. Panukala para sa pagtatag ng Department of Water, inihain ni Senior Deputy Speaker GMA. Kado, are yes, you yes, for yes. or against this, Kaana? Because this would go against the right sizing ng gobyerno. Dadagdag na naman ng Department. No. But this one is of urgent para sa akin. Kasi part, yung isa sa mga minumungkahi ko, di ba ka, Mentong, ay yung... ipunan ng tubig dyan sa Candama Swamp is one giant artificial lake, no? Kasi nangyayari mo pag na sa bundok kukontrol nila sa dam, pagka sobra na ang bigat ng dam, i-release nila diretso na sa Manila Bay, and along the way ang dami namamatay, nasasayang yung tubig dahil wala namang pinagagamitan. Part of the Department of Water is irrigation, huh?
part of the is what really water management. And we are wasting God's gift of rain water, and in fact converted pa into a threat to lives and safety and property. Samantalang kung gagawa tayo na katulad ng ginawa ng China na nag-create sila for the downflow down for the runoff of the Yellow and the Yangtze River into connected mga artificial lakes para magamit ng mga farmers sa tubig, ma-maximize. Hindi lang ho yan sa inumin, hindi lang ho yan sa sewage o panghugas, kundi makakatulong ho yan sa production natin. But para sa akin, yung impounding system dapat mas mauna pa kaysa iniisip natin yung mga Bulacan na airport na yan. Okay. Nahaharang lang sa tubig at itataboy yung tubig sa mga kabahayanan bago ito lumabas ng Manila Bay. Para sa akin, dapat for Metro Manila, ipunin yung tubig na yan. Okay, let's go to Kaana. Bakit parang sinusuportahan din niya ito? Hindi. May ibang bill akong alam na pinasa ni Madam Gloria. Hindi yan. Ano yung bill na isa? Ano yung bill na isa? Yung, I think may final si PGMA na parang mumultahan at saka magkakaroon ng restriction dun sa mga political butterflies ng Pilipinas. Like for example, hindi na pwedeng palipat-lipat ka ng political party mo right after election. Kung saan nanalo, kung sinong nanalo ng presidente, lahat pupunta dun sa kanyang political party. Mayroon siyang bill na ganun na bago ngayon. Tapos may mga mataas ang mataas ang mga ang penalties and sanction. So, yun yung isa sa mga bill ni PGMA na nakabinbin sa Kongreso. Parang to control or to address the issue of political butterflies or turncoatism ng Pilipinas. Doon sa tubig, meron na tayong NWSS, meron na rin tayong National Water Lua, ano? And then Local Water Utilities Administration, and National Water Resources Board or something like that. But I just noted that it would go against the spirit of right sizing. But it's subject to discussion and debate. Anyway, marami pong nakalista po rito na gustong sumali. Pamela Navarro, Nelita Arago, Jose Joey Mejia, Dario Borinaga ko, pasali sa raffles, and so on. Doon din sa kabila, ang daming listahang gusto sumali. William Vega, Chua Vega, just join our Made in Malacanang ticket raffle. Mag-click po tayo, register your name, number, and address. On this, makikita po ninyo, no, yung URL. Only those who register right now will be and can be included, kasi mamaya too late na. Okay, and so that's one of the panukala ni speaker. Now, this is one of our main topics, no? Kasi itong mga nakarang araw, ayaw ko kung napansin ng ibang mga taga-subaybay po natin, mga nagko-comment dito, at yung ibang hindi pa nagko-comment, no? Na pinopropaganda ng mga maraming diaryo sa kanluran, mga media, YouTube news, and so on, na China is allowing an uncontrolled re-entry of a rocket, yung nagdadala ng mga satellite sa outer space. Siyempre, pag ubos na yung fuel niyan, babagsak, iiwanan yan para gumaang at tumuloy yung rocket na second stage, third stage. No? Parang pinapalamas sila, irresponsible yung China, pinababagsak na lang. Alam po ninyo, yan ay panluloko na naman ng Western media. Ito po sa harap po ninyo ang ehemplo ng pinapabagsak ng kanluran ng Western countries, lalo na ang NASA. Bakit hindi sila nagreklamo? Yung Space Expo, itong kay Elon Musk na private space agency. SpaceX rocket debris creates a fantastic light show in the Pacific Northwest sky. And maybe Pacific Northwest, so
sa Pacific Ocean babagsak yan. Ayan po, ano. And then dito naman, sabi ng isang Arnold Bertrand, when the rocket is Chinese, anong sinasabi nila? Chinese rocket, NASA criticizes irresponsible Beijing as booster falls to Earth. Ano? When it's American, SpaceX rocket debris creates a fantastic light show. Parang ang ganda-ganda, parang fireworks. Pero kung China, bumabagsak at nasusunog po yan sa atmosphere, kasabihin nila, criticizes irresponsible Beijing booster falls to the earth. Ano? It's irresponsible pag China, pag Amerikano. Let us go to the 1974-1975 Skylab na bumagsak, yung nakita din ninyo in one of the pictures before. No? Yan, ito po nasa sa image sa screen na po ninyo. Ano, space junk, Skylab debris at ballad something. You know, this is Australia. Ganyang kalalaki po ang bumagsak. Marami po 'yan kasi po 'yun talagang uncontrolled aksidente, hindi nila na control, hindi lahat nasunog para maging maliliit na pira-piraso na lang sa dagat o sa disyerto. May nakadebate akong puti o Amerikano diyan, hindi ko alam kung German, Amerikano, ano. Ano? Eh sabi ko, gonggong ka pala, lahat po ng rockets na re-entry sa Earth, ganyan ang pinaplano. Tina-target nila na ibagsak po 'yan sa karagatan o sa disyerto o sa kabundukan na talagang sa tulad ng Amazon forest na walang katao-tao, walang susunog sa bagay. Kung forest, baka magkasunog. So, actually, hindi sa mga forest, kundi sa dagat o disyerto. Ayan kalalaki. But you don't hear about it, no? Okay. So, yan po. And that's another lesson in Western propaganda. And okay, sabi dito ni Rene Chu Aboitis, whoever has the global spread of media networks has upper hand and control the world's propaganda. That this is sustained by embassies and so on. Exactly, and that is why we're here. Kahit maliit po tayo, we try to correct what the Western press is trying to distort. You know, Romeo Mendoza wants to join the raffle. You know, and Dario Borinagakov, Joey Mejia, bumabate, Mrs. You know, Ana, isali niyo ako diyan sa para makapanood kami ng misis ko from Bugalyon, Pangasinan. Agustin Makalintal, sali sa raffle. Nenita Arago, Pamela Navarro, all want to join the raffle. Okay. And so let's move on. Anyway, any comment on this satellite distortion drama na ginawa ng Western media, pati dito sa Pilipinas, lumabas din sa Manila Times yung balitang yan and other papers. No? But this is the second time we've reported such kind of distortion ng Western press about the Chinese space program and the re-entering rockets. No? Yan po ay walang peligro kasi alam naman yan, kalkulado kung saan babagsak. At bago bumagsak po yan, nasusunog po yan sa atmosphere. Okay, I just want to intervene at this point just to propagate the Asian Century Journal latest articles, yung kay Kaado, ay Ka Mauro na part 2 sa US Pacific pivot that just went fit. I don't know how to pronounce PFFT. Ayan. Mahaba-haba po to, part 2 na po to at yung kanyang historical analysis mula pa sa Second World War hanggang ngayon ng mga ginagawa ng Estados Unidos. And of course, my latest article on the Taiwan crisis, the U.S. as the moth to the fire. Today lang, dumating po at na-publish na yung latest naman ni Carrod Kapunan. Hindi ko na naisama kasi medyo huli na we'll just report it on our Sunday show. No? Yung kay Kaado din, meron siyang latest, hindi pa rin napopo. So, apat na bagong artikulo po. You can find. Can you show it? Ayan na po. Ayan, kay Kaado. Anong tapangagat yung kay Kaado? Maliit para babasahin ko dito. Can you read it? At yung kay Rod Kapunan. Nandiyan pala. Ayan. Bangsa Sulok Rising. Colonials Deflecting U.S. from issues of national urgency.
We'll ask Ado to give a brief summary of this. And si Karod Kapunan, our diplomacy should not be in anticipation to what the U.S. will do. Hindi pa rin talaga independent ang sinasabi ni Karod. We still react to what the U.S. will do. Ano, yun ang ating mensahe niya. Karod, yung iyo naman, anong summary mo dyan? So this is to be read, colonials deflecting us from issues of national urgency. Oo. Yung panloloko ng mga ng Amerikano at saka ng British na in their sila nagfe-frame ng ano eh ng foreign policy environment. E bago tayo bigyan actually ng Commonwealth, ang Amerika at saka ang British po ay nag-meet, no? At gumawa sila ng tinatawag na Convention Treaty of 1930. And this was precisely to delimit the territorial boundaries between North Borneo and the Philippines. In other words, while the British Empire was moving towards the cession of Sabah, of North Borneo, onto the British government, to the British Empire, from a British private company. And this leads basically to the claims of the heirs of the Sultanate that has won in the French arbitration. This story po comes in two parts, no? And today is basically on how the West blindsides the rest of the country. Pinakita ko dito na kung hindi pa namatay si Rojas at hindi pa si Quirino magiging presidente, kumbaga pinadala niya si Diosdado Macapagal para mag-represent for the turnover of the Turtle Islands dyan sa south, no? Na malapit na between basically Tawi-Tawi and Sabah. Eh, hindi pa natin malalaman. Can you imagine? Hindi pa malalaman ang ating mga officials at that very high position. Ang story behind the 1878 lease of the Sultan of Sulu dyan sa Borneo company, no? And this was basically a commercial transaction. Pagka commercial transaction, no, hindi pwede i-convert into sovereignty. Yun ang basically ang trend ng article na ito. And I mentioned a historiography of the issue. But more on the arbitral victory on the part two, which will appear siguro sa Friday or Saturday. Okay. May comment dito si Jerry Tomines. Yung pong tubig na nagagaling sa tubig ulan, dapat po maipon. Correct. And yun din ang puntos ni Kaado, no? And Teddy Grid. Yes. Baka sakaling pwedeng gawin ano yun eh, Department of Fisheries and Water Resources. Pwede. Oh, para maging ano, imbis na right sizing ang maging issue, maging ano siya, income generation for the country. And okay. Conservation of environment. Okay. There are two important comments here. Sabi ni Sakmar Sela, walang issue sa Madyong, ang issue yung dialogue ni Corey that says maswerte talagang nakaupo. May double meaning. Ayon, maswerte. May pakinabang. Malaking pakinabang siguro. Ibig sabihin ng pangalawang kahulugan noon. Maswerte talagang nakaupo. Maswerte sa Madyong o maswerte sa buhay. Okay. And Pinay Paparazzi, for this special raffle, I'm asking everyone to register and those who already filled up to re-register. Ito yung advice ni Ka Joshua. Okay, let's move on. Ka Ana, when's your next article? Meron ka na ba? Yes, I will submit it tonight.
Okay, sige. Ang bilis talaga, ano? Okay. Next one is, good news na naman po, ano, nagdagdag po ng tulong ang Chinese community, citing the victims' dire need for food, water, tents. Deputy Chief of Mission Zhou Ziyong said more Chinese companies are expected to give donations. Ito po ay another 10 million nata ng mga rice in particular, no? China turns over 10 million pesos worth of rice to quake victims. Yung unang 10 million po, yun yung mga packages ng mga goods na kasama. Sari-sari naman po yung mga packages na donation ng Chinese Embassy. Ngayon, another 10 million rice po in particular. Just to report to everyone. No? At maraming naghahanap po ng tulong ng Estados Unidos. Wala pa po tayong narinig o nababalitaan. Puro Taiwan issue ang mga narinig natin. Ito na po. We have two or three images po dito sa issue na to kasi importanteng issue na ito dahil dito natin makikita ang kapintasan ng United States and its political system. Ano kasi po, ang totoo, ito po galing din sa American analysis po ng mga kritiko, ginagawa, unang-una, balikan natin ng konti yung kasaysayan nito. Winarningan na ng White House, si Biden, sinabi niya, nag-aalala, nangangamba ang military, US military sa iyong bisita sa Taiwan. Ano? Pero ano sabi ng ibang mga analyst, si Pelosi pinipilit po itong pagdaan sa Taiwan kasi yung kanyang constituents, ano, dahil darating ng midterm elections, Pelosi is a Democrat. From what state do you remember, Kaado? California. California, na 30% ay mga Chinese immigrants, ano, at maraming galing sa Taiwan, and maraming galing sa Hong Kong, and so on. Yun po ang gimmick po ni Pelosi para makuha niya yung solid vote nitong mga to. Kaya pinili dyan. So we can see yung flaw, yung kapintasan po ng politika ng Estados Unidos, very irresponsible and all for domestic politics po ito. Pero the whole world is shaken by it. Ano? Tulad ng ginagawa din ng ni Biden dyan sa Ukraine, gusto niyang ipilit po yung gera para din magkaroon ng hanga ang American people sa kanya na palaban daw sa dictatorship, ano, sa versus democracy, ano, and so on. Yan po. And anyway, yan pong pinos natin muna ay yung protesta laban kay Pelosi at kay Tsai Ing-wen, yung presidente kuno ng probinsyang Taiwan, ano? Kasi it's not supposed to be called a country, ano? Ito ay galing sa China Times, no? One of the two big news media outfits on the island. Taiwanese paper po ito. Hindi natin makikita yan sa Bloomberg, sa New York Times, o sa iba. Ano, ito rin, ano, Taiwan's call, sabi ko, avoid war, save lives. Ito po ay galing kay Carl Za. Ano, at yung mga posters na makikita natin na pumaparada po sa mga lansangan ng Taipei, eh, ang sabi po, ano, avoid war, save lives, welcome reunification. Yung pagkakaisa ulit ng China. Sabi ng iba, wala naman silang nakikita na matigas na response ng China, parang malambot and so on, kasi hindi nila naintindihan ang nangyayari. Alam po ninyo, itong Abril 4, may 1, 2, 3, 4, 5 military exercises or naval exercises and air exercises ang China sa paligid po ng Taiwan. Ito po ang isa sa maraming aksyon po ng Chinese government. So of course, if you don't understand the significance of this, parang, sige, marami silang military. Ito po ay pakita sa Estados Unidos at sa Taiwan government ang kanilang planadong pag-blockade ng Taiwan in case it threatens and actually declares independence. Paano papasok ang US 7th Fleet dyan? Paano papasok ang mga aircraft carriers ng Estados Unidos yan. Si Trump na mismo ang nagsabi, ano, wag na kayong mangarap na depensahan ng Taiwan. Tatawid lang sandali. At sa tayo, sa Estados Unidos, ang military natin at mga aircraft carrier natin,
lalakbay pa ng ilang araw bako umabot dyan, tapos na po ang gera dyan. So yung nakikita nating padrama-drama ng American press, Western press, and other media, ay lahat po yan, fireworks lang, pakitang tao lang po. The U.S. will not come to the aid of Taipei, of Taiwan. So this is really a blocking of civilian air traffic and sea traffic na inanunsyo po habang ito po ay ongoing. So ibig sabihin, walang dadaan po dyan sa Taiwan Straits in the next 3 or 4 days from from August 4. Bukas po simula yan. And ano pang ginagawa ng China? China slaps export ban on 100 Taiwan brands before the Pelosi visit. Tandaan po natin, pagkakataon ito ng Pilipinas, na sunggabin po yung mga binibili ng China mula sa Taiwan. In fact, ito ay nangyari na. China caught Taiwan off guard when it slammed the sudden ban on imports of pineapples from the island last year. At saan napunta yung binibili? Sa Pilipinas! Tayo ang nakinabang po. Beijing followed that up by banning imports of wax apples. Kung sana kaya nating mag-produce ng maraming wax apples, pero mukhang di bagay ang klima natin. We don't know. The experts can comment on that. And sugar apples, another variety, last September. While most fruits in Taiwan is consumed domestically, the vast majority of exports go to China. So yan po ang mga aksyon na talagang mararamdaman po ng Taiwan economy. Unfortunately, our DFA is still confused about what is the correct way to treat this issue. Sabi ng ating Department of Foreign Affairs, Philippines calls on US, China to be responsible actors in Asia Pacific. Sino bang irresponsible and sino ba ang responsible? Wala ba ditong irresponsible? Hindi ba yung US intrusion is irresponsible and not China's defensive moves? We have to be morally, ethically upright din naman sa ating mga pananalita sa napakinggan o ating nais marinig ng buong mundo. May tama ba o may mali? Yes, may tama, may mali. Mali ang Estados Unidos sa ginawa niya dito. And si Kaana, of course, there's a lot of posts tungkol dito. Pero before I end up this narrative dito sa Taiwan Straits Crisis Today, ito po naman ang magandang artikulo ni Dan Steinbock na lumabas po sa Manila Times. At sinalaysay ni Dan Steinbock yung diskusyon sa Meet the Press sa Estados Unidos na mahabang diskusyon, isang oras po, at nag-ulat po yung taga CNAS. Ano po yung CNAS? That's the Center for National Security ng Estados Unidos. Kaya yung itong inilahad nitong nag-discussion nito tungkol sa o galing sa CNAS ay isang official ng US government, no? At ito ang mapa ng mangyayari sa tingin ng Estados Unidos pagka nagsimula ang labanan diyan sa Taiwan. Ito po, figure 2, CNAS war gaming scenarios, June 2022. Itong nakaraang dalawang buwan lang pong nakaraan. Sabi ni Dan Steinbach, the Philippines is the only ASEAN country to suffer the potentially devastating repercussions of the imagined war. Kasi gaming ito, war gaming. O yan ang mga putok ng Amerika sa loob ng China, mga blue. Yung pula, yung mga putok ng China laban sa mga allies ng Estados Unidos. Ayan po ang Pilipinas. The only ASEAN country that will be hit. Of course, South Korea will be hit likely. Ang Japan talagang tulad ng Pilipinas, red na red ang tama, because that is going to be the most serious retaliation sa norte. Bakit po? Taiwan Straits kasi ang pinag-uusapan dito. Hindi pa general war. Kung general nuclear war po, ayun, hindi lang po Northern Luzon, Cagayan Valley po 'yan, no? Kundi itong ibang mga kung saan ang US bases including the Australian base
in Palawan ba yun? Kaana, ikaw ang nagsulat ng kung yan. Ano? Yan po ang mapa. Ah, Sambuanga. Ah, Sambuanga. So keep this map in mind, mga kababayan po. Ayaw nating mangyari sa atin yan. Ano, so let's get the Americans out of our midst. No? Okay, and let me see dito sa next final, ano, yung mga Amboy sa Pilipinas, nagtataka ngayon. Ano? Bakit hindi dumaan sa Manila? Ano? Itong dumaan si Pelosi. Siya sa, ano, dumaan airspace. Siya sa airspace ng Philippines. No. Pero iniwasan niya ang South China Sea because in the South China Sea, there's a four Chinese forces are there. Baka salubungin sila. Hindi, baka ang perception ng US is i-intercept sila ng Chinese. Salubungin sila. PLA. So ang ginawa nila, umiwas sila actually, iniwasan nila. So ginawa nila dumaan sila sa Philippine airspace pero dito Philippine sa Davao. Philippine Sea. Dito sa Davao Park. Sa Silangan. Sa Silangan. Oh, tapos okay, ngayon, pag-dispatch nila, kasi lumipad na si Pelosi pabalik at papunta ata ng either Taiwan, Japan ba or South Korea? South iniiwasan, Korea. Iniiwasan din nila yung, you know, they're taking the long way route. Long way route. Oh. Kasi nga, takot din sila actually. And dito sa Manila naman, itong si Amboy na si Tic Pascual ng Philippine Star, who's writing from the US, na he does not live in the Philippines anymore. Ano, why is Manila not in Pelosi itinerary? Ayun, mukhang naghinanakit naman po itong Amboy na to sa Philippine Star. So, pero buti yun. Kasi yes, kung... Kaado, Kaana. Go ahead, Kaana. O, si Kaado muna. Basically, yung pinagtataka mo kami ito kung bakit patumpik-tumpik ang ating foreign affairs ay dahil wala naman talaga tayong independent foreign policy based on internationally accepted principles. Wala mga prinsipyo. Sinasabi nilang independent foreign policy ay yung balancing act. Ibang balancing act. The fact that you are balancing, you do not have principles. Nag-a-adapt ka doon sa principles sa labas, hindi sa loob. No? Kung ang talagang principle mo ay national interest ng Pilipino, ng bawat Pilipino, ha? Magkakaroon ka ng panuntunan, no? Kung ano ang maganda doon sa Pilipino. Hindi yung kung ano ay kasisiya ng Amerikano. Hindi yung kung paano tayo makakaiwas sa sanksyon. Ang nangyari tuloy dito, Kamentong, may down payment na tayo. Masisisi mo ba ang Russia ngayon kung hindi ibigay sa atin yung pera? Ibalik sa atin yung pera? May down payment na tayo dyan eh. Okay, may violation ka ng kontrata eh. Nag-violate tayo ng kontrata eh. Pangalawa, tumanggi tayo, nag-violate tayo ng contract at the time na kailangan ng sambayanang Pilipino ang langis ng Ruso. Kundi ba naman mga gago? Ha? Ang mga tao na yan. Eh medyo hindi muna ako mag-high blood dahil nasa transition between one president to another. Pero sabi mo nga kami ito, pagka dito pa rin ang nangyayari after 100 days, eh talagang magbumura na ako. Because ano ba talaga? Like China. Anong panuntunan ng China? Hoswe. Harmony among nations. Win-win. No? It's lonely from the top. Kaya kailangan yung malaki makisama doon sa maliit. At saka lahat dapat makinabang sa final policy. Hindi lamang yung Chino kung hindi yung kausap niyang country. O, pinakita sa atin ang China yan. Meron tayong dispute dito sa rectorate. Pero pinakita sa atin ng China na sige, pwede nga, kayo pa mas malaki portion, 60% sa inyo.
amin lahat ang gastos pero 40% na lang sa amin. Para magkasundo lang tayo, magkaroon lang tayo ng harmony bilang magkakapitbahay at magkakaibigan. Yan ang prinsipyo, no? Hindi yung, teka, 40 ba bibigay ko sa Pilipinas? Hindi ba ako lugi dyan? O ano? Hindi yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, dapat China at saka Pilipinas sa deal ng rectorship, ng lead bank, dyan sa langis dyan, everybody happy. Walang masasabi na nalugi. Walang masasabi na naisahan. Walang masasabi na taken advantage of. Why? Because the talks, the negotiations, the bilateral diplomatic talks have been on the basis of equity, of a win-win solution, and harmonious relationship for all, both parties. Hindi yung kung sino. Dito, hindi ko pwedeng kunin yung helicopter dahil baka pupukin ako ng martilyo ng US. Hindi ganun. Ibig sabihin lang, wala kang sariling bait. Ha? Wala kang sariling bait. You don't know what in the first place is the principle by which you should have in the first place approached the Russians when you were negotiating. Which should have been and always for the good, for the national interest of all Filipinos. Okay, let's go to Kaana. Hindi, tama si Kaado dyan eh. Ayun nga eh. Ang Pilipinas kasi walang balls to even stand up for our own national interest. Ang national interest natin is not to be dragged in any gulo, in any kind of conflict na hindi natin inumpisahan at hindi tayo ang may gawa. And how can you not avoid that na madadrag ka kung tayo ay ang nakakabit pa rin sa United States dahil nga doon sa tinatawag mong EDCA, MDT, and DFA. Ewan ko kung bakit until now, hindi pa rin maintindihan ng ating mga leaders ng government na very dangerous nga ang sitwasyon na yan. Kasi kahit kapag ang flashpoint dito sa Asia Pacific or tinatawag mong Indo-Pacific region, for any eventuality when you talk about military confrontation and conflict between superpowers, may it be the China against the US or even nandito na rin actually, Russia is also, the eyes of Russia is on Indo-Pacific region. Actually, si Lavrov ay nasa Myanmar right now. Ng flashpoint dyan is dalawa. Okay, ang pinaka very hot ngayon, Taiwan Strait and also the South China Sea. Now, kahit saan dyan, madadamay ang Pilipinas. Madadamay ang Pilipinas kapag ang United States nag-initiate ng any confrontation. Kasi nga, nakapirma ka dyan sa MDT na yan. At saka, mayroong kang EDCA basis dito sa Pilipinas. May report pang bago na nasulat ko nga sa article ko na may tinatawag silang forward military bases ng Australian intelligence dito sa Pilipinas sa Zamboanga. That was reported by, I think, in the Inbarm, no, by Bangsamoro, some youth group, no, na nakita ko sa dalawang newspaper online news na during my research. So these are things na very sensitive. Now, kung hindi kikilos ang ating gobyerno para i-revisit ang mga to at tignan to, eh darating yung point na probably it's too late for us. You know what I mean? Kasi yeah. Alam mo yun, matagal na to eh. Dapat nakikita natin. Hindi tayo dapat nakatingin lang ngayon. Dapat tinitignan mo kung anong mangyayari bukas. At titignan mo dapat ang sitwasyon ng region, paano mo i-insulate ang bansa mo. Yun ang sinasabi ni Kado na we need to exercise what you call, or we need to really have what you call genuine foreign, independent foreign policy. Kasi ang meron tayo ngayon is balancing. It is to certain extent good kasi at least nagbabalanse tayo as much as possible. Pero siguro it's high time for us na i-transition natin ang foreign policy natin to a genuine foreign policy that we really has the balls to say, oops, sandali, hindi yan national interest namin. Hindi kami pwede dyan.
dito kami kasi ito yung kailangan namin, itong gusto namin, dahil ito maganda para sa bansa namin. If Indonesia can do it, why not the Philippines? Yun yung mga tanong ko minsan eh. We do can do it, why not our leaders in this country? Diba? I mean, are they different from us? No, they are not. They're human beings. It's just that they have the political will and they really take good care of their own national interest. Kung anong gusto na maganda para sa bansa nila. I think we need to have leaders like that, no? That they can really stand on what is good for the country. Hindi yung namamangka ka sa dalang ilog, tapos at the end of the day, yung pamamangka mo, wala rin patutunguhan yan. Basahin nyo yung article ni Steinbach, ni Dr. Steinbach. It will tell us a lot of things na para sa iba na hindi nakikita. Sometimes we need to look at what will happen in the future. Hindi lang yung ngayon. Kasi ngayon, yes, it's very important. Pero kung hindi ka rin marunong tumingin at magkaroon ng foresight, eh mahirap po yan para sa isang bansa. Okay, and so yan po ang ating suma total, no, na pananaw dito sa foreign policy natin, na hindi natin malaman exactly kung saan po nakatumbok. Laging friend to all and enemy to none. Yung lagi narinig natin. Let me give another example coming to. From 1986 to 2016, walang nangyari sa Saba Claim. Ayan, isa pa yan. Sa Saba, yung Saba. Dahil ayaw natin ma-hurt ang feelings ng Malaysians. Anong klase yan? Yung ma-base, we have the historical and legal rights to that were assigned, in-assigned pa, ha? Hindi pa atin talaga. In-assigned lang ng Sultanate of Sulu. And yet we did not act on it. Ngayon, we are in an awkward position. Bakit? Dahil yung Sultanate of Sulu, claiming for their proprietary rights, are making advances in a foreign arbitral court and have won the arbitration in France and is about to attach, no, assets of the Malaysian government. Tapos tayo, wala tayong ginawa. Wala pa tayong, this is one of the issues that we discussed namin kanina with Madam Clarita Carlos. Eh. Oh, tapos tayo, wala tayong preparasyon. We are neither here nor there. Mabuti na lang itong sultanate kami itong kaana are remaining silent that they have made it their private policy not to touch on the issue of sovereignty but only on the proprietary rights. Biro mo, kung sabihin ng sultanate, okay, let us upgrade this into an issue of sovereignty. Magkakaroon pa kayo, magdi-dismember pa ang Pilipinas, magkabento kaana. Because sa desisyon ng korte, talagang sila may presupuesto. Oh, kung i-invoke nila ngayon, okay, total, na-prove na rito sa court na tayo may-ari nito, let us now go into self-determination and proclaim our own sovereignty over the Zamboanga Sulu Archipelago. Saan tayo dadamputin? Ang UN, magkukontak lang dyan ng plebisito. At pag sinabi ng Sulu Archipelago, we want to put up our own country, tapos tayo. Okay. Dahil nagtulog tayo. Our foreign policy is not based on principles. It is based on transactions. Yeah. On balancing transactions. Yeah. So, mukhang tayo lang ang nag-uusap tungkol dito sa mga masinsinang issue sa ating laging naririnig na foreign policy natin, friend to all and enemy to none. Ito po ang reaksyon ni Aristotle, na yung Greek philosopher. Sabi niya, the saying, a friend to all is a friend to none. Yun ang sabi ni Aristotle. Paliwanag niya, Aristotle said it is possible to be a friend to many by simply being a good person. Tulad natin, wala tayong gustong ayaw nating may kaaway. But one cannot have with many people the same relationship that is based in virtue and character.
So tayo, ano ba ang ating paninindigan dito sa mga issues ng katotohanan, sa kasaysayan ng mundo, saan patungo ang mundo? Sino ang tama at sino ang mali dito sa mga issues na nagbabagabag, is that the right word for it, ng, sa seguridad ng mundo? I think malinaw na kailangan meron tayong sinasabi. Estados Unidos, itigil mo ng panghihimasok sa Asia. Maayos kami rito, tahimik, wala namang kaming gera dito. Ano? We have to state what is true and correct. Ano? And thank you, China, which BBM is doing for the help you're making. Pero lagi nating paulit-ulit narinig pa rin yung friend to all and enemy to none. That's not going to work anymore, di ba? So, Kaado, Kaana, any reaction? Yun ang akin, no? Hindi talaga uubra yun eh. Kasi medyo merong nicety attached to it. Pag based on principles, wala kang magagawa dyan, di ba? Talagang we have to stick to it. Kung ayaw natin ipursue ang ating prinsipyo dahil makakasakit tayo ng damdamin ng ibang tao, anong klase? Bakit natin pagtatanggol ang interes ng Malaysian, ng mga Malaysians, no? Ng mga malicious. Malaysians pala, hindi malicious. Ha? Yung interes natin, ang nasa sa alang-alang, gawin natin kung ano yung tama. Ha? Makipag-isoli na natin sa Amerika, yung kanilang mga treaty. Kasi on the basis of this treaty, makakasama ito sa atin because of nagpalit na ang mundo. Umikot na ang mundo ng ilang beses, nagpalit na ang realidad on the ground. Ang Mutual Defense Treaty, ang Visiting Forces Agreement, ang EDCA, Enhanced Defense Cooperation Agency, these are all obsolete because of the changing environment in geopolitics. Now, ito ba, kung ito ay bait sa nuclear bomb, i-maintain pa natin ito? Ito pa lang, Taiwan pa lang ang issue. Involve na tayo sa possible repercussions. Hindi pa tayo yan, ha? Hindi pa tayo yan. Hindi pa yung West Philippine Sea kuno. Ha? No. Hindi pa tayo yan. Apektado na tayo. Mahimasmasan na sana tayo. Pilipino ako, hindi ako Amerikano, hindi ako sino. At yung para sa taong bayan na Pilipinas, yan ang dapat na number one sa akin at sa ating lahat. And let me add, kung tayo makapilipino, hindi pwede tayong hindi makasangkatauhan. We have to be for mankind. Yes. To be for the Filipino. Otherwise, contradiction po yun. Let's go to Kaana. Kaana. Opo. Ang sa akin po sa ano na yan, actually, wala namang problema kung maging friends to all and enemies to none tayo. Pero ang ano lang doon is, we should define our national interest. At we should take a look at how to safeguard the country. Yun eh. Ang problema siguro sa Pilipinas at this time, hindi natin ma-define kung ano ba talaga ang national interest ng Pilipinas. I think that's one. Like for example, if you look at Vietnam, very clear sa kanila ang kanilang mga red lines, no? Like hindi ka pwedeng magkaroon ng military bases sa Vietnam. Kahit anong country, no. It's a no-no talaga. Kahit magpalit ang administration, whatever happens, that is a no-no because that's a basic principle of their country. Yung pagkakabuo ng country. Yung ganun ba? Na hindi siya negotiable. And then from there, Vietnam negotiate with different countries as a friend. Or kung hindi kayo nag-agree, then you don't agree on that specific issue. Tayo kasi ang hirap eh. Nagiging transactional ang ating foreign policy most of the time. It depends on the administration. So dapat hindi. Dapat even if administration changes, malinaw sa Pilipinas at mga Pilipino kung ano yung importante sa atin at ano yung hindi negotiable sa atin. Kahit magbago man ang administrasyon. Yun eh. Hindi pa natin ata yun na wala pa. Hindi pa natin nahuhun at hindi pa tayo nakaka... Alam mo, dumarating sa level na yun. Very important yun eh. Kasi yan ang basihan kung paano susulong ang Pilipinas eh. In a matter... As the years go.
buy. Ganon yan eh. Kaso, yeah, yun siguro ang kailangan natin, magiging, dapat maging part yan ng tinatawag natin nation building. Nandun okay yan eh. So, yun. Yeah. Let me just read our second Facebook site na hindi natin nasasama kanina. Cesar Soberano watching from Giginto. Si Ryan De Guzman, nilango ang katip, sabi niya. Grace and Destriza Valenzuela. Hello mga idol, sabi niya. Luminous by Trixie and Ahmed Paglinawan. Good evening. Good evening po. Glendale Sarmiento, ating kasama sa opisina. Good for the movie industry, yung Made in Malacanang. Ryan Sally. By the way, kayo ba ay nasama na po sa raffle na paki-ano lang, no? Join the raffle for 10 winners for 2 tickets each to Made in Malacanang. Dano ka, Joshua, kung kasali na po itong ibang dito sa second Facebook natin. Okay, Renato Bernal is with us. This woman, Pelosi, does not just tear presidential zonas apart. She tries to provoke international incidents. Ryan De Guzman. Yes, yes, go ahead. Yun ang hindi ko, alam mo yun yung nakakasad lang sa mga US politicians, no? Ang problema nila is domestic. Actually, they want to be elected again. But they drag the whole world just for them to be elected again by their own constituency. Kasi yan, pang ano din yan eh, yung pagpunta-punta and provocation ni Pelosi, showing na ano, she's a strong woman, she deserves to be blah, blah, blah in that position, is actually in preparation for the midterm election in November para sa local constituency. Though at the same time, it's also a classic, ano, a classic show display of US imperialism and exceptionalism. Classic yan eh. At yun, dun sa ano na yun, it really is obvious, no? I mean, classic talaga itong US. So, alam mo yun, yun to disregard, ano, respect for sovereignty of other countries. Hindi lang naman yan China eh. It's like, ang daming countries na makikita mo na example of that eh. Kaya lang, medyo mas delikado lang at medyo tensionado kasi nga, China is not anymore the China 50 years ago. China is equally capable, katulad ng US, kapag mutual destruction yan eh. Pero ang tanong, mutual destruction sila, sino ang ipit dyan? Tayo. Kaya nga, I'm so happy. I'm to certain extent, other people criticize, sinasabi nila, ang China hindi daw nagpakita ng strength and force na hindi daw tinira ang plane ni Pelosi. Sabi ko, pasalamat na ako na gano'n ang nangyari, that this exercise strong restraint. Kasi ang unang tatamaan dyan kapag a war breaks out in that strait is the Philippines. So I'm so happy, I'm so thankful na at least, alam mo, kahit gano'n ka-emotional siguro ang mga Chinese at even the leaders, no, they still exercise strong restraint. And that a show of not of weakness, but of strength, na kaya mong kontrolin pa rin ang emotion mo despite the, alam mo yung siguro sobrang galit yung mga yan eh. Kaya lang, kaya na sabi ko na ko delikado, kapag konting mali lang, World War III ang aabutin natin at ang Pilipinas madadrag dyan. So, it's, I mean, we need to thank the Chinese leadership na nag-exercise talaga sila ng sobrang restraint, though they are showing also a show of force in the eastern in theater ng nandun sila, pinalibutan na yung Taiwan eh. Hopefully, sa exercise na yan, walang anything that will happen na magkakaroon tayo ng problema. What is that being said here? What is that being said here? Is the hubris, the arrogance, arrogance of the U.S. leadership, that they are no longer accountable to their constituency. Parang pag nakuha nila yung power, the entire 300 million Americans must conform dun sa kagustuhan ng leadership nila, miski na kasing demensya ni Biden at irresponsibilidad at kawalang transparency dyan. Ang China, hindi ganyan. Intindihin nila na ang accountability ng China, ng Chinese leaders, not only to the party, but to the respective constituencies,
is at stake here. Kasi pagka umalma ang constituency ng China, tanggal sila sa trabaho at agad-agad sila tanggal, hindi katulad ng maghihintay pa ng term of office na 4 years for the next election. No, 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 no. Pagka meritocracy ang China eh. Irespeto nila yung nuances ng bansang yan. Actually, ang sentiments ng mga tao dyan na hati na nga. Natutuwa ba ang China na ang Taiwan is outside and ang Taiwan nasa labas ng China and all that stuff? Yeah, ang feelings ng North and South Korea, irespeto nila. Pag sinabi ng North and South Korea, we want reunification, anong ginagawa ng Amerika? Sila nakaharang sa gitna. Bakit sila ganyan? Bakit sila ganyan sa ibang tao? Ha? Irespeto nila. Okay. Ang soberanya, ang karapatan ng mga tao na nasa loob ng isang bansa, wala sila. Kaya ano eh, pase na ang American. Ano okay. Eh. Let's go to Kaana. Wala na credibility. Actually, ang tama kayo doon, Kaado. At saka alam mo, actually makikita mo rin ang sense of humanity ng China, kasi kagabi while everything is going on, I was talking to a friend who is actually in Fujian. And Fujian is just adjacent to Taiwan. If in any case a war breaks out in Taiwan Strait, ang Fujian ang pinaka magiging sentro ng lahat ng forces ng China. Kasi yan ang dyan malapit ang Taiwan. And then South China Sea will be part of it. So sabi nga niya, nag-start daw mag-sea rain. Warning call sa buong siren, no? Warning call sa Fujian. Alam mo, sabi nila, it's not easy even for the Chinese, no? Parang the whole night daw, sabi niya, they're all awake and trying to pakiramdaman kung ano nangyari, but they're praying na, you know, things will be stable. So I think also China knows what is at stake, not only the Chinese people, but the world, you know? So sabi ko nga, mabuti na lang hindi ito mga pakawala lang ng mga leaders ng China na hala, brabado tayo, pwersa-pwersa, ganyan-ganyan. Though they're showing force and they are showing strong resolve, they're also very calculated, ang mga moves nila are calculated and targeted. And they're actually living to that expectation ng ni Sun Tzu na, sabi nga niya, di ba, we can win a war without fighting firing a single shot. That's right. So may iba't ibang paraan para maipakita nila siguro ang kanilang opposition, but not at the expense of the world. Kasi my God, may Ukraine crisis ka pa, matataas na ang presyo ng mga bilihin. Pag nagkataon pa dito sa atin sa Indo-Pacific, my God, ano okay. Nangyayari? Diba? Yeah. Parang Diyos ko Lord, hindi ko maimagine. We have to move on. We have to move on kasi importante itong si Fidel V. Ramos sa ating agenda ngayon, tulad nung sinabi ni Butch Valdez, no? Sabi ni Butch Valdez sa post niya, FVR's legacy, in my opinion, sabi niya, number one, I shall remember him for pushing the deregulation of the oil industry, which resulted in fuel price increases without government intervention. Number two, I shall remember him for import liberalization, which lifted tariff protection on many goods and effectively legalized smuggling. Maraming industry ang Pilipinong namatay dyan. Number three, I remember him to have caused the promulgation and implementation of the 10% value-added tax law, along with a twisted and deceptive campaign that it will bring down prices of commodities. Remember, itong VAT law ang sinuportahan nila Diokno, Medalia, Balikasan, and all these neoliberals, ha, yung mga nakaluklok pa rin dyan sa finance and budget and central bank natin, Banko Central. Ha. Hindi yan nagbago ever since Cory took over. Ha. Kaya po, 30 years po, wala po tayong kaundaran. Number five, I remember him to have initiated the EPIRA. At that time, Ramos's time, it was called the Omnibus. Power bill, something like that. I'll try to remember the correct. Basta omnibus bill po yan, no?
Epiral Law, privatizing the whole energy sector from power generation, transmission, and distribution, which prevented government from these activities to ensure fair competition for the favored corporations nila. Number six, I remember him to have started the onerous privatization of water management and services, abdicating the government's role to provide basic services. At nagsitaasan ng tubig natin hanggang ngayon. So the issue is not creating a new department for water, but renationalizing water. No? So Gloria Arroyo is also guilty of that. Finally, I remember him for being elected president by a minority of 23% against Miriam Santiago and Danding Cuanco in highly controversial Dagdag Bawas election. For these and still many other questionable programs attributable to FBR's administration, we ask the pardon of God and our people. May he rest in peace. Maganda naman ang sinulat ni Butch Valdez. Pero let's listen to Estrada, President Estrada. Estrada blames Ramos for oil price hikes. Despite the fact that Petron is the only government-owned corporation earning money during the Ramos administration, they sold it. Of course, it's not exactly correct, no? Yung Philippine National Power Corporation was earning, but pinipetized ni Ramos and several other companies. But of course, the biggest was Petron. Had Petron not been sold, the government could haggle the prices of oil products, and it can even cartel the prices of gasoline and other oil products. Okay, so yeah, no? That was said in 2007. Okay, ito naman, government sells. This is 1993, ano? Presidente, second year presidency ni Ramos. Government sells shares of Petron to Saudi Aramco. Ayan po ang tinutukoy nung previous two posts ni Butch Valdez and of course ni Estrada. Ano? Saudi Arabia's offer of $502 million beat out Petronas of Malaysia for Petron, which dominates the domestic oil market with 44% share. A bid by Westmont Holdings Berhad of Malaysia was not open because the company failed to meet the bidding requirements. But to make a long story short, si Ramos ang nagbenta. Ano ang connection ni Ramos sa Mama Sapano? Malayo, no? 10 years apart, more than 10 years apart, pero anong totoo? Si Ramos po ang nag-cuddle, nagparuga po sa MILF during the his term of 1992 to 1998 pa. Kanyang inalagaan ng MILF, pinotektahan niya. He built roads for the MILF towards their Camp Abubakar and so on. And that led eventually to the MILF's Mama Sapano massacre of our police. Ramos and the peace process, and his peace process was supported by the United States Institute of Peace. I remember writing a lot about that. And in Mama Sapano, Americans tried to give orders in Mama Sapano. Si Erap, ano sabi ni Erap? In year 2011, MILF is not sincere in peace talks, sabi ni Erap. Ano yan? So yan po tungkol sa record po ni Fidel V. Ramos. So ngayon tapos na ang pagluluksa ng karamihan. We are presenting the truth about Fidel V. Ramos. It's now 7:45. We'll go to the raffle bago maubusan po tayo ng oras. Ka Joshua, are you ready? 10 names from... Okay, hindi pa, no? So let's go for the reaction na. Yes? Patay na pala si Boy Benta. Ano? Patay na pala si Boy Benta. Medyo mahina ang audio mo. You have to get nearer to your mic. Si Boy Benta, patay na pala. Boy Benta, oo. Lahat binenta niyan eh. Hmm. Pati yung mga military bases. Kaya masama loob ng mga sundalo dyan kay Ramos eh. Nakala mo kung sino. Ramos was the butcher of martial law. At pinahamak niya ang kanyang sariling pinsan na si Lakay, Apo Lakay. Marcos, para siya ang umangat, no? At kung ano-ano yung mga binenta niyan, pati Petron binenta niyan. Can you imagine pati Petron? Eh, my God, Petron, kung ang Petron ay na-preserve,
At least Petron could go on a G2G negotiations with dito sa mga langis-langis. And ngayon wala eh. They're all in private hands. So the profits are all now in the private hands. It could not be passed. The savings could not be passed. The earnings could not be passed to the consumers. Yan ang problema eh. Ha? Kaya ako, Kabentong, I was one of those together with Gil Santos and Nessie Sleta. Nagtayo kami ng group on G3 and we absorbed the loss of Ramos nung siya magpunta sa Suri. At kami na nagtuloy ng kampanya niya si Tabaco. Pero nung naipanalo namin, Ramos is also the reason kung ba't hindi na ako nagtuloy sa Foreign Service. I only had 1 year of him, 1993. Umalis ako sa Foreign Service. Because nabisto ko kung gano'n ka, ewan ko, no? Sumalangit na wala kailang kaluluwa. Hindi ako dapat magmura dito, pero hindi ko pagkakatiwala ang sarili kong bahay para yan ang maging security guard. So okay. Baka pag-uwi ko, nabenta na yung bahay ko. Yeah. Kaana, you have anything to add before we roll the wheel of wisdom? No. Wala akong i-add kay nasabi niyo na po. Wala. Okay. Saka, bata pa ako nung time niya. Yes. So, okay, Joshua, we have to spin the wheel 10 times. 10 times. Let's start. Rolling. First name. Eileen. Walang apelido pa. Eileen, no? Pakidagdag na yung apelido mo. Roll second time. Ilang beses ba yan? Sampo? Sampo da. Yeah, sampo. Ano bawat naman pangalan? Recky Evidente, a.k.a. Dito. Recky Evidente. Winner number 2. Number 3. Anong pangalan? Winnie S. Alegre. Number 3. Winnie S. Alegre. Number 4. Let's roll the fourth time. Anong pangalan ng mabas? Gilberto Joaquin. That's the fourth winner. Fifth winner. Sino kaya sa fifth winner? Anong pangalan? Juanario Cabigla Jr. Our fifth winner. Now it's number 6. Number 6 coming up, Artemio E. Cruz. Number 6 winner, Artemio E. Cruz. 7th winner, sino kaya? Let me see, sinong pangalan? Lumitaw. Albert A. Chun. Good evening, Albert A. Chun. You are the 7th winner. 8th winner naman ngayon. 8th winner, Julie Marano, our big contributor lagi. Mabuti naman. Number 9 winner. Coming up, number 9. Tabi Subali. Number 9. Ana Marie Salvador, the 9th winner. Finally, last but not least, sino kaya ito? Ado Pagpunawan. For 2 tickets each, ha? For 2 tickets each to Made in Malacanang. Sino po itong 10th winner? Risa A. Sumawang. Ang daming napanalo na ni Risa Sumawang. Okay. Good. 10 po. Ano? Remember the names. Send in your addresses so we can send it by mail siguro. Mabilis bang mail? May mail ba na mabilis? Pwedeng mail or pwede rin ano. Kung dito lang sa Metro Manila, pinakamabilis I think is Grab. Yeah, pero... Yung Grab, medyo mahal yun. Kung baka JRS, mas mura bang JRS kaysa sa ano? Mga Grab, Lala Move, ganyan? Comparable.
Well, we'll study it, no? But we have to deliver early, you know. We have to budget for that. Yes, all kasi 2 weeks lang. 2 weeks lang ang showing. Pero envelope lang naman ito eh. Envelope lang ito, kaya mura ang delivery. Baka mura, no? Sige. Also, if you need some help para mag-ayos niyan, kunin mo si Marnie. Alright. Okay, kasi may maraming detalye. Lalagay mo pang address and so on. Tatawag pa sa... nasa akin yung 20 tickets, ha? Ibibigay ko, ipapadala ko sa iyo, Josh. Sige, sige. No problem. Okay, we now have only 9 minutes to go before the end of our discussion. So, yan ang record po ni FBR. Nothing to crow about, nothing to praise him about. Ano? He has destroyed and instead of built our nation. Ano? And yung mga pumupuri po sa kanya, yung mga nakinabang po yan, o yan ang mga tuta ng mga private corporations na sobra-sobrang nakinabang po kay FBR at yung foreign corporations too. Well, let's move on to something positive. Velasco bill, no garage, no new car. That is a good bill kasi nga we are entering in modern times where this is a major issue na po. Ano? And there are new technologies that can allow us like the elevated parking garage and so on. Ano? So this is a good bill. Next is si Butchonia tungkol sa Meralco. Ito hinabol ko kasi si Butchonia nasa Estados Unidos nakatira ngayon sa mga apo niya. Mga anak niya, he's already 74 years old, parang si Kaado. But sinusubaybayan pa din niya kasi kasama natin po ito sa ating laban sa Kuryente, laban sa Epira, and so on. Ngayon, naaspatan niya yung mga Meralco bill po sa Manila kasi meron pa rin siyang bahay dito. Meralco bill is inaccurate and misleading, sabi niya. I checked the latest and Meralco's distribution charge is only 4.36% of total. Sabi niya, unheard of, impossible. Close look showed it is actually 22%. Yan po yung Meralco distribution charge. Yun yung sinisingil na not for making electricity, but just for distribution. Meralco did not recognize as distribution and cost portions of its charges paid from the ongoing refund. Meralco, ulitin ko, did not recognize as distribution cost portions of its charges paid from the ongoing refund. It has been happening since March last year and ERC has tolerated if not abetted it. Hindi na nga tama at makatarungan ang singil, hindi pa tama ang paglista sa bill. Attached is my letter to, we'll just follow up kami ni Kaado and study this, ano? And we'll, susubaybayan po natin ang developments dito. We will not go into in-depth dito dahil we only have 6 minutes left. Si Senator po naman, dismayado sa pagkakavito sa panukalang magtatatag sana ng Philippine Transport Safety Board. Ito, labag na naman doon sa right sizing. Ano? Sabi ko, gustong magwaldas, tutol sa right sizing, o tatas. Patatas. Okay. And finally, JICA pitches Manila's PPP projects to Japanese firms. Now, pinag-isipan ko po ito, bakit tinutulak ng JICA ng mga Hapon nasa private public partnership ang mga proyekto. Hindi kaya wala na ODA na pondo, Overseas Development Assistance na pondo ang Hapon, kaya PPP na lang ang kanilang tinutulak. The Japan International Cooperation Agency said it is promoting the Philippines public-private partnership projects to Japan-based firms while encouraging them to look into the viable market of the country. The viable market of the country. Gustong magbenta through this PPP ng serbisyo nila at mga produkto sa loob ng merkado ng Pilipinas. And finally, about the United States, ano po ang lagay? Dalawang two quarters, admitado naman sa ang Estados Unidos, two quarters of risk negative growth or recession na po sila. Pero hindi tinatanggap ng Biden administration dahil mataas pa daw yung stock market. Pero ano ang totoo? Ito po ang ulat na ating pwedeng pagbasehan. This is just July 30. Some of America's biggest companies are flashing warning signs on the U.S. economy. Anong ibig sabihin po nito? Walmart grocery shoppers are cutting back. Nagbabawas na sa pamimili ang mga Amerikano. AT&T, yung telecommunications nila, customers are paying their bills later than usual. Best Buy, a very big retail company, has seen a dramatic slowdown in demand for electronics products.
While unemployment remains at historic lows and consumer spending continues to grow, albeit at a slower pace, there are troubling signs for the U.S. economy in the second quarter earnings commentary. And finally, ang komentaryo po sa Amerika ngayon tungkol sa ekonomiya nila, kung ito ay tumuloy, yung negative growth, mawawala po yung mga stock market gains po nila kung tumuloy po yan until the third end of the third quarter, which is September, July, August, September, negative pa, ay mukhang Great Depression na po ang susunod. So that is the summary of all our items for today. Reactions from Kaana and Kaado. Ang US economy is ang dami nilang redefinition of economic terms, no? Sabi ko nga, ang basta sa kanila, pag suited sa kanila, i-redefine nila just to, you know, paint something good kahit hindi na ganun. Ay, ang hirap nun, hindi mo inaccept yung reality, paano may address, di ba? Yun ang problema ng US, eh. But US economy is in recession, technically speaking. It is. Kasi two quarters, below, negative, eh. So, in recession talaga yun. Kaya, huwag kayong magtataka, mga kabansa, kung bakit naghahanap ng gulo ang United States. Precisely because kapag may gulo, may war, ibig sabihin may pera. Kasi ang United States, kapag may gulo, ay nagbebenta ng armas. Tignan nyo ang just look at Europe right now in terms of Ukraine prices. Almost all countries in Europe, Western and Eastern Europe, saan bumibili ng armas? At nagpapalakasan sila ng bili na may arms race sa Europe, eh. Saan? Eh, di syempre sa United States. So, may pera sila. There's money in war, eh. For them, no? Not for us. Kasi hindi naman tayo ganun, eh. So, ganun yon. Kaya dito sa Indo-Pacific, nagka-try silang maghanap ng gulo. Mabuti na lang, China is a responsible superpower. Hindi niya kinagat yung bait. Kasi pag kinagat niya yung bait, kahit Pilipinas, mapipilitan kang bumili ng armas to protect your borders. Pero wala tayong pera for that because we have to focus on economic development. So, hi, salamat. Pero yun, huwag kayo magtataka kung bakit naghahanap ng gulo ang United States. Okay. Because it's all about their economy is in recession. Ganun lang yun. Si Kaado, ang laki ng ngiti, bakit kaya? Kaado? Well, tinakbo na ako sa emergency room ng American economy. Pero hindi pa natin malaman kung matutuloy sa ICU. So yun ho, status ng economic situation sa Amerika, no? Isa pang quarter, baka nasa ICU na yan. Titignan natin yung next quarter. Actually, hindi ho rin yan maganda sa buong mundo. Okay. Pero ang problema nito, wala akong ginagawang tama ang Amerika para i-correct ang sarili niya. Kaya baka pag yan ay nangyari, damay na naman tayo dyan. Damay tayo. Okay. Kasi we should really have policies and economic initiatives na talagang pabor sa atin regardless of what happens around the world, although we cannot 100% be invulnerable to all this, hindi tayo masasama sa ICU na katulad ng pupuntahan ng US economy. Nagtaas sila ng interest rates ulit, no? 75 points, I think, no? Pag tumaas ang interest rate, they're trying to appreciate their dollar. So, ibig sabihin, on our side, nawi-weaken yung peso mo. In a matter of time, pag hindi natin na-resolvehan yan, kung paano natin kontrolin din yung sarili nating monetary and fiscal policy, magkakaroon tayo ng trade deficit kasi import dependent ang Pilipinas. Isa pa yan, kaya nga ang focus dapat ng Pilipinas talaga is economic development. As much as possible, iwasan natin mag-drag sa mga gulo na hindi naman natin gusto at wala tayong kinalaman at hindi natin inumpisahan. We should focus on our own problems and resolve our own problems and make this country an economically progressive country and develop para hindi tayo na iipit sa gulo ng mga superpowers at may leverage tayo. Ganun yun. Okay. Kaado, final words. Economic resiliency ang ating dapat na objective despite all this kaguluhan in the world. Kinabahan ho ako dito dahil panahon na naman ng matrikula at may dalawa akong apong tinutustusan.
Okay. Eh, si Kaanan, dalawang baby. Mahal lang tuition, my God. Pero si Kaana, yeah. Ganun talaga ang buhay. Yeah, but si Kaana will be leaving for Beijing end of the month siguro, no? Kaana. And we wish you luck. We're sure you're going to be lucky. And we're looking forward to the many, many decades that you will be serving the nation and the world. Just to clarify, no, I'm going to study for my PhD in Peking University, no? And then, but still, hindi ibig sabihin na nag-aaral ako ng PhD ko, eh, hindi na ako sasali dito sa program natin. Hello, parehas lang yung time zone. Siyempre, kung gabi tayo, hindi naman siguro ako nasa school na noon, no? So, makaka-join pa rin ako. Ang problema ko lang, ka-mentong at kado, kailangan ko mag-install, hindi, Zoom naman tayo, eh. Hindi ko lang makikita yung Facebook, pero makikita ko pa rin na sa news. That's right. Okay. 10:30 kami to ka na 10:30 SMN ay ako interview. Okay. Sabi ni Ana Veloso. Wow, may interview ka. Wow, very good. Sabi ni Ana Veloso Salvador, thank you for the free tickets. Yay! Yes. Marlene Juliet Carino watching from Abra. Okay, we have to say good night and to the 10 winners, we hope you enjoy the movie and makipag-debate kayo doon sa kabila. Ano bang movie nila? Katipunan siguro yun. Oh, pero parang nakita ko sa mga friends ko sa Facebook, parang walang nanonood. Oo nga, nilalangaw daw. Well, we'll talk about it in our next session. Mabuhay. And bye-bye. Bye-bye muna kayo. Kaana, Kadjo. Okay, bye-bye, sika. Bye. Si Kadjo, hindi na nagpakita tonight kasi busy. Okay. Yeah, please follow and subscribe na lang po. Like, share, and subscribe. Ayun, ang baby ni Kaana. Okay, bye. Nagbabay.